kaning video guys, gusto na ko i-share sa inyo ang tulukabok na reason nga no dili pa ka dapat mag-invest. Or sa kanina case, ayaw pag-invest kung, no? So if you have been following us, kabalo muna kami, hilig kami mag-share about mga investments, about stock market, REITs, cryptocurrency, real estate, or masing asa pa diha. But there are things manggod na kailangan sana to i-set up bago ta mag-invest. Para ang gawas ana is that you will become a successful investor. Okay? So the three things are the following. Number one, dili ka dapat mag-invest kung sakali wala kay ginatawag na tong income source. No? Ang income source, it may be coming from your job. Nagatrabaho ka, every 15-30 na kay madawat na sweldo. Right? Or it may be coming from your business na kay mga ginabaligyan ng mga produkto, gina-offer ng mga services, and na kay madawat na income. Kaning imo ang income na akay extra na kwarta sa imo ang financial management, katong extra na kwarta mao tong gamiton nimo as your investment fund. Kung wala kay income, but pasabot wala kay extra na kwarta because there's no cash inflow that's coming in to your pocket. Some of you are asking us, manggod na, sir, wala ko income pero gusto ko mag-invest. Para katong among invest mo, timuhatag si mong income. Kabalo ba mo na pag once na mag-invest mo, yes, makahatag siya income sa inyo ha, but it's going to take some time bago na siya mahitabo. Pinaagi sa mo, tubo ba imong investment or na kay mga dividendo na madawat. Then, ang ikaduha is, ayaw pag-invest kung wala kay ginatawag na tong savings. No? Ang savings naman mo ni siya mga emergency fund na to, 3 to 6 months worth of your expenses. Nganong importante na naasa kay savings before ka mag-invest. You have to understand that investing in general dili na siya kanunay musaka. Naadyo din siya mga moments na musaka iyang value, na po yung mga moments na munaog ang iyang value. But your expenses will always be there. Na yung mga panahon siguro na buwan ang kagtrabaho, just like what happened sa pandemic, na siguro yung mga panahon na nagkaroon ng aksidente. So, kung wala kay emergency funds or kaning ginatawag itong savings, then asa ni mo kuhaon ang kwarta panggamit ni mo sa imo mga emergencies? Okay? So, mahulog ana karon kung nag-invest lang ka, niya wala kay savings, ni naog ang value sa imong investment, mapugos ka na imong i-liquidate ang imuha mga investments just because you are planning to use that fund sa imuha mga emergencies. Ang gawas ni nun ana is that you end up losing more money rather than ni ginansya unta ka. That is why importante na asa kay savings bago ka mag-invest. Ikatulo naman is kaning ginatawag na tong no knowledge. But pasabot kung dili ka kabalo mag-invest, right? It would be better na makabalo sa ka unsaon pag-invest. Okay? Unsa ba ang tama na proseso? Kadaghanan sa tuwa manggod na kanta sa kanyang mga investments tungod kay dili mangguta kabalo kung unsa atong ginasudlan. Atong ginatanaw lang isang headlines, ang 5,000 mahimong 10,000, ang kaning imong kwarta mutubo siya 30%, wala kay himuon, inana lang atong madunggan, but we don't understand the process. That is why it is highly recommended na dapat knowledgeable sa ka before ka mag-invest para ang gawas ana imuhang kwarta is nitubo jud siya. That is also the reason why gibuo po naman the Present Academy para makatabang punta sa inyo ha. Question of the day. Unsay mga butang na kailangan nimo i-consider before ka mag-invest? Let us know your answers in the comment section.